Good morning, gandang John! Ruki. Na-miss kita! Hindi ko kasi alam naman, bakit kita na-miss. Oo nga naman. Oo. Kasi ano nung Tuesday naman kasi dumating si Pangulong Noynoy Aquino. Ah, okay. Ibang level ka talaga. Oo. Humihilera ka na sa kanila. Ah, of course. Ako na naman yung ano, next sa mga PSG. Oh, why kasi not? Kasi nag-groundbreaking nung ano. Para mas kagalang-galang ka. Oo naman. Mm-hmm. Siyempre naman. Kahit naman ganito ako, no? Respetado ako sa lipunan. Hindi katulad ng iba dyan. I know. Hindi katulad ng iba dyan. Mm, ano? Na yung ganito ang pagkatao. Binabastos-bastos. Okay, naman yung maganyan kasi. Pag may ganyan mga, yung ka-ano mo, alam mo ka-ano? Na, eh tapos nakikita mo binabastos-bastos sa kalsada, whatever, sinisigaw-sigawan. Kasi ganito yon nasa sa kanila naman kasi, kung ba't sila'y binabastos tama sa mga tao. Tama. Dapat bago ka, kung bago ka irespeto ng iba, irespeto mo muna yung sarili mo. Kahit ganyan kang tomboy, ka-obaklusive, whatever, ganyan. Di ba okay. Naman? Mm-hmm. Yan. So much for that. Hindi yan ang Chika Bloom Bloom number one. Oo, hindi yan. Eto na. Okay, Chika Bloom Bloom number... One na to. Hoy! Hoy ka rin. Nako, nainis ako dito kay yung ama ni Carla Avellana. Hoy, bakit? Anong meron? Si Ray PJ Avellana. Pero bago yan, hindi po totoo na break na sina Jeff Agenman at itong si Carla Avellana. Mm-hmm. Ang totoo dyan, ewan ko sa mga taong yan, kapag na maganda ang kanilang relasyon, eh pilit na pinaghihiwalay. Mm-hmm. Kapag hiwalay na, pilit naman pagbabalikin. Okay. Sus ko, so hindi po totoo yan, ha? Hindi. Hindi. Still growing strong. Mm-hmm. Ito ang siste, yung ama ni Carla Avellana na dating matini idol na si PJ o si Ray PJ Avellana. Mm-hmm. Kilala mo yan? Hindi. Hindi mo siya napanood? Siguro napanood ko, hindi lang. Oo, naalala mong dati kasi yung ano yung analisa, ang partner nito si Lenny Santos. Mm-hmm. Oh, anyway, yan. Ay, ano, para bagang hindi daw siya favor kay Jeff Agenman para maging boyfriend ni Carla. Mm, ganon. Baka naman may gusto si Ray Avellana kay Jeff. Hindi nga. Hindi, ganito hindi daw nga yun. Kaya? Oo, kasi bata pa raw si Carla. Mm-hmm. Pero sabi naman ni Carla, nasa right age na ako, no? Okay. Yan. And ganito kasi, yung lahat ng, yung lola ni Carla na dating artista rin, no? At saka yung kanyang ina na artista rin dati, hindi naman sumikat. Okay. Eh, ano, favor kay Jeff Agenman. Ito lang naman, Ray PJ Avellana, ang ama ni Carla, ang parang tipong ayaw daw kay Jeff Agenman. Uy, anong dahilan? Dapat alamin yan. Eh, kasi nga bata para. Ganon. Eh, bago naman si Jeff, eh, dating boyfriend ni Carla, basit bulista. Ito si Ray Avellana, oh. Uh-huh. Ay, alam ko na, gusto magkaroon siguro ni Avellana, ni Ray Avellana na ang project. Okay. Oh. At, ano, masama ang loob ni PJ Avellana dahil... Mm-hmm. Siya daw ang unang huli pala nakaalam na si Jeff at si Carla ay mag-on na. Ay! So dapat daw pinalam sa kanya being the father. Oo nga naman. Sus parang ko? Ano eh, diba? Oh, ito naman sagot ni Carla dyan ha. Ever since, talaga namang doon talaga lumaki si Carla sa lola niya, yung artista si Delia Razon. Mm-hmm. Ang kilala yan mga lola at lolo natin, no? Uh-huh. Yun ang nag-alaga sa kanya kasi naghiwalay nga yung mama at saka itong si ama ni Carla, kaya mm-hmm. din lumaki si Carla. Ang lahat ng desisyon ni Carla ay bindisyon o may bindisyon ng kanyang lola at ng kanyang ina. Mm-hmm. Nasaan si PJ Avellana? Oh, di ba? Parang nung time na kailangan ni Carla mga advice, pero nag-advise na naman si ano, si PJ Avellana, hindi lang siguro malimit. Okay. Yun lang yun. Oh, anyways, kahit tutul si PJ Avellana kay Jeff para maging boyfriend ni Ate Carla, wa na siyang magagawa. Mm-hmm. Oo, look na lang siya sa sky. Tama. And sing na lang siya ng la-la-la-la-la, loving you. Eto na, Chika Bloom Bloom number 2. Si Alani Soledad. Ano si Alani? Lagi ko nakakita yan sa ano, Willing Willing. Napanood mo na? Oo, parang 3 weeks na siya doon, parang wala pang improvement. Ah, yan ah. Uy, wag ka. Ano ka ako? Oo, parang siyang si Presidente Noynoy. Bakit? Meron na rin siyang stylist. Aba. Hindi lang naman si Liz Uy ha. Ibang pero stylist. Pero yung stylist niya, lalaki ba o babae? Ah, siguro dapat babae kasi pagbading ang iyong stylist, just ko baka magmukha ka talagang baklusi. Anyways, maraming gay na ano ha, magagaling na stylist. Ay, tama. Mm-hmm. Oh,
eto, sa panonood mo ng ilang araw na sa, hindi ako nakakapanood yan eh, na Willing Willie, ano na comment mo sa pananamit ni Shalani at yung pagiging host niya? Ang si Shalani, medyo mahinhin pa rin mag-host eh. Tama na ba yung style mag-host? Ewan ko ba? Hindi ko ma-explain. Alam mo, manood ka na lang. Sample. Ewan ko, basta, konti lang yung mga ads. Hindi mo may mga games doon. O, paano pa game? O, sige, eto na, ikaw na. Parang gano'n. Gano'n lang? Wala ka buhay-buhay. My God! Pero okay lang. Pero kung gano'n yung style niya, wala tayong magagawa. Sa bagay, diba? Saka ano naman eh, hindi namin naman. Pero marami rin may gusto kay Shalani. Oo naman. Alam mo kasi kung... Kasi talaga daw dalagang Filipina. Ay, nako. Oy, wag ka. Ayaw ko magsalita. Kasi bakit? Ganito, kung paano kung si Shalani ang mag-host ng award ganyan, kasama si Pokwang, at saka si Kay Brosas. Mm. So, nilamon-lamon ni Kay at saka ni Pokwang si Shalani. Baka hindi na siya nakapagsalita. Eh, wala, huwag natin si Shalani. Bigyan natin siya ng isang buwan. Oo. At pagbipas sa isang buwan, kanyang palin siya. Kasi mga 2.5 weeks pa lang siya dun eh. Uy, may chika. Ay, ano? Para daw, nagsalita daw si Willie na parang na-in-love siya kay ano, kay Shalani Sulidad. Parang napanood ko yung anong yun. Para daw ganun-ganun. Naku, para, baka naman para magkaroon ng rating. Pero tingin mo ba? Ha? Tingin mo? In-love kaya si Shalani kay Willie? Ay, naku, ilang ba? Ay, awan, hindi ko alam. Oo, basta okay. Ako. Si Shalani, watch for her daw dahil sa mga susunod na araw hindi na baduy ang kanyang panaramit. Mm-hmm. Kasi dati ang suot yatan parang blouse na polo, whatever, pantalon. So next time, meron siya mga bestida. Okay, o mga ibang yes. Klase. So hindi na siya magdadress na siya doon. Yes. Mm-hmm. At mag-research na raw siya ng mga klase na damit kahit simple lang ang dating, di ba? Pero may class. Mm-hmm. At, I'm sure daw papansinin na ng marami ang Shalani look. Okay. Yan, okay. So, Shalani, sige, ano? Good luck sa iyo. Sana maging guest mo dyan si Senadora Miriam na sabi sa iyo, hagis ang kanyang paputok. Sinabi ni Senator Miriam. Grabe si Miriam. Bakit niya hahagisan ang paputok? Para daw. Uy, para daw naman. Di yung pag-i-MC, pag-host daw ni Shalani, ay magkaroon ng energy. Ay, di ba, pag hinagisan mo ng paputok yun, just English, di magululuk-sulok si Shalani. At least, di ba, nanonood si Senator. Pero love ni Senator Miriam ang pagiging simple daw ni Shalani. Yung sinabi ni Senador lang yun, joke lang daw yun para matawa si Shalani. Oo, pero parang kahit patawarin mo si Shalani, hindi pa rin siya tumatawa. Paano pag pinapunto ka ng rebentador yun? Hindi siya mapapatawa, mapapasigaw siya. Paano sigaw? Depende sa kanya. Siguro ni Shalani, ay! Ah, ganun lang. Parang ay, paputok. Oo, ganun. Ay, okay. Ay, speaking of paputok, sus ko, meron ako sana, ay, ayoko local kasi yun. Mm-hmm. Nung papun, ay, ayoko magsalita. O, ganito, ganito na lang. O, ganyan. Mm-hmm. Ganito, o, ganyan. Basta si, gusto ko si Senadora Miriam. Alam mo kasi si Senadora kung wala sa Senado, walang kabuhay-buhay siguro doon, walang katawa-tawa, walang, sumigaw kami mga Pinoy ng, what a heck! Mm-hmm. O, diba? Tapos mula ng cellphone mo. Mm-hmm. Uy, segue ko lang. Oh. Ano naman ito mga cameras na ito, no? Sus ko, yung mga fans ni Kim Tzu at ni Gerald Anderson, bakit ba binabantaan nyo ang buhay ng pamilya ni Sarah Geronimo? Ito na naman ako. Teka lang. Bakit binapasama si Sarah dyan sa issue na yan? Kasi may gagawin pelikula si Gerald at saka si Sarah Geronimo. Mm-hmm. Ito ng mga fans ni Kim Tzu at saka ni Gerald, yung cameras na tinatawag, ano? Mm-hmm. Ay, bakit ba kayo magagalit? At, oy, naku ha, dapat i-report kayo sa police. Kasi mm-hmm. Dead threat yan. Okay. Isasama nyo ang family ni Sarah. Anong ginagawa sa inyo? Talaga mga fans na ganyan eh. Ay, over naman ka-artihan na yan. Overacting pati, ha? Itong mga fans ng Kim at saka Kim Rod, tumigil na kayo sapagkat inamin naman ni Gerald Anderson na si Bea Alonso na talaga ang mahal niya. Tama! At ano ba naman ang masama kung magsama sa pelikula si Gerald at saka si Sarah? Mm-hmm. Anong masama doon? Pelikula, trabaho lang yan, mga kapatid. Sus ko. Naku, ang litid ko. Mm-hmm. Pigilan mo ako. Galit na naman ako kasi kahit tahimik ni Papa ni Sarah at saka ng Mama ni Sarah and the family. Tama. Papatayin daw di umano ng mga Emerald fans. Mm-hmm. Sus ko, anong kay ninyo para pumatay ng tao? Ano yan, manok? Ano yan, itis? Ano yan, langaw? Tumigil kayo. Kayo ay ano, tumimo. Kayo ay maging ano na, mag-move on at be matured. Hindi na uso yung panahon-panong parang araw ni Bobot at sige ni Ate V. Mm-hmm. Guy and Fit na talagang noon. Iba noon, mababait kahit nag-away-away. Yeah. Pero walang mga threat sa family na keso gaganoon mo yung pamilya ni Sarah Geronimo. Aba naman, mga cameras, gumising kayo ha. Mm-hmm. Ako, eto na, sige. Segway ko na lang para masaya. Isa pa. Mm-hmm. Ay, naku, isa pa nakakainis to pala. Yan si Hayden ko.
Okay. Wala nang doktor sa una kasi binawi ang lisensya niya, no? Mm-hmm. Aba, sinabihan ba naman si, ano, si Senator Bong Revilla? Mm-hmm. Makiti daw ang utak nitong si Senator Bong Revilla. Hoy, Hayden ko! Umayos ka! Naiinis ako sa dalawang yan, ha? Kaloka. Yung mga fans ni Kim, mm-hmm, ni Cameron, at saka yung Hayden ko na ito. Mm-hmm. Susko, tipong namalat na naman ako doon. Mm-hmm. Kakainis, ikaw ba naniniwala na si Senator Bong makitid ang utak? O hindi. Ay, naku, huwag nalang malawak yung pag-uutak niya. Of course! Pag-iisip niya. Marami ginawang mga batas yan sa Senado. Tama. Ikaw, Hayden ko, siguro ikaw makitid ang... Ang tagal-tagal niya, Senador. O, huwag nalang patulan siguro ni Senator Bong yan. Hindi papatulan, mm-hmm, ni Senator Bong, yes, yan. Okay. Ang gusto lang ni Senator Bong, ang mga babaeng... Ano, ang mga babaeng kinakawawa at binabastos, ipagtatanggol ni Senator Bong. At ikaw, mm-hmm, Hayden ko, tumigil ka dyan. Okay. Mm, yun na lang. Sus ko, iinom muna ako dito na mainit na sa labat. Diyan ka na muna, Ricky. Take it away. Ay, oo. Ito nga pala itong kay Shalani. Nag-improve na naman yung pananamit ni Shalani. Kagabi nakita ko. Parang naka-cream siya na skirt. Tama ba yon? Oo. Nag-text sa iyo? Hindi. Nakita ko. Tsaka may nag-text sa akin. O baka next week talaga okay ni si Shalani. Oo. Feeling ko naman. Siyempre. Mm-hmm. Medyo nasa stage pa siya ng adjustment. State of calamity. Nakasama niya si Willie, diba? O diba naman. Mm-hmm. Siguro nawindang din ito. Ay, nawindang ako ka. Iba naman kasama mo kagad si Willie. Oo nga. Anyway. Ay, paano kayo maging mag-on si Willie at saka si Shalani? Ano? Why not? Diba? Oh, kung medyo magbabago si Willie. Swerte ni Shalani, swerte naman ni Willie, just in case. Mm-hmm. Oh, pero sana kung totoo yun, at mang Willie, Shalani Mercado niyan. Alright. Nawindag at ako sa mga camera, saka ano, yung kay Hayden. Sana naman hindi totoo yun. Oh, sus ko. Mm-hmm. Yan ba naman yung magagawa ng mga entertainment press kung di nagsalita yung mga sus ko? Ikaw? Nako, ang lang yon. Okay. Sige. Okay. Diyan ka lang, Jojo, ha? Sige. Babalik tayo para sa... Say Mosaico at Blind... Item! Item! Ay, kakalokang blind item ko mamaya. Oh, sige, sana mahulaan ko. Sige. Oh, okay. Of course. 16 minutes after 9 in the morning, Sarah Jeronimo, Very Special Love. Dito lang yan sa Spirit FM, the best.